Hello guys! Welcome back sa aking channel, SM Shaw Vlogs. So, anong araw ba ngayon? Ngayon ay araw ng Wednesday. So, for today's video guys, ang isi-share ko sa inyo ay ang aking delivery sa Frozen Foods. Ayan, Frozen Foods. Isi-share ko sa inyo guys kung magkano yung aking bentahan dito. At kung ano ba yung pangalan ng mga Frozen Foods na to. So, isi-share ko din sa inyo kung magkano yung aking kukunan. Ayan, share ko sa inyo guys. At, share ko din sa inyo yung aking deliverance na mani. Ayan, mani. Marami akong mani. So, ayan yung aking deliveries na mani. So, keep on watching guys. Channel. Ngayon po ay araw na Wednesday. So, ang share ko sa inyo guys, yung aking panindang mani. So, itong mani na to guys ay ano, panindang mani at saka yung aking mga frozen foods na deliveries ngayon. So, itong mani ay may ahente ako, kumbaga, consignment lang to sa akin. So, ito ay mani, sampalok, diles, at saka itong maning may balat at maning may hubad. Ayan. At saka itong maning matamis. Ito ang matamis na mani. So, ito guys ay consignment lang sa akin. So, ang bentahan ko nito ay 5 piso. Isa. Tapos may tubo akong 10. Sa isang ganito, may tubo akong 10 kasi may ano siya. Ito kasi 12 isa. Tapos ito, 50 isang ganito. So, may tubo akong 10 dito. Tapos, ito ay 2 weeks binabalikan sa akin. Kahit madami akong tira dito, papalitan lang nila yon. So, wala akong nilalabas na puhunan dito. So, mabenta naman yung mga mani. So, okay din siyang dagdag kita sa sari-sari store. So, ito ay consignment lang sa akin. Tapos, i-share ko din sa inyo guys, itong aking panindang frozen foods. Ayan, frozen foods. So, meron din naman akong ibang paninda ng mga frozen foods na tender, juicy, at saka CDO. So, ito, nag-try ako ng ganitong paninda, Makus. So, ito ay yung pork salami. Pork salami. So, yung puhunan ko dito ay 39 pesos isa, yung pork salami. So, ang benta ko nito ay mamaya, titingnan ko doon. Puhunan lang muna. So, ito, burger patties. Ang puhunan ko din dito ay 39 din. Ayan, 39. So, ito rin, may tapa din to. May tapa. Pork tapa. Ito yung baka. Tapos tapa. Masarap to guys, pork tapa. Ayan lang yung in-order ko sa kanila. So, ito ay tig 6 pieces. So, yung magandahan sa kanila pati pag kailangan mo na, pwede mo lang silang i-text. Pwede i-text kung ano yung kulang. So, ang bentahan ko ng tapa ay 57 pesos. Ayun. Tapos, itong patis ay 43. Ayan. 43 pesos. So, yung salami ay ganun din. 43 pesos. So, ito, itong pork top, itong mga Makus product na to, dyan lang yun sa Imus, taga-Imus sila. So, bago lang sila company ng frozen foods, pero yung kanilang, masarap. Masarap yung kanilang product. So, dati, nagdadalawang isip ako na kumuha sa kanila kasi hindi naman siya kilala. So, alam niyo naman yung ibang tao, di ba? Mas prepared sila sa kilalang produkto yung mga nakikita nila sa TV. So, ito, maganda naman yung feedback ng customer. So, masarap siya. Kaya, yung may mga customer na ako dito sa Makus. May mga regular customer na akong bumabalik at bumibili ng Makus product. So, itong Makus product ay may mga mga chicken fillet, ganon. Madami din sila, may hotdog, meron din silang ham.
maraming silang produkto ng mapus. So, yan. So, yung punan pala ng pork tapa ay 51 pesos. So, sabi ng customer ko, kanina may bumili agad ng pork tapa. Sabi niya, yun nga, masarap daw at saka mas mura siya compare sa ibang brand. Tapos, talaga daw na tamang-tama yung timpla niya. So, guys, i-share ko sa inyo na huwag muna nating huskahan yung produkto kahit hindi pa siya kilala. Huwag tayong matakot na itry siya. Malay natin nga, bumenta. So, katulad nga nung pork, yung Makos product na yun, so hindi naman talaga siya kilala, di ba? So, yun, hindi naman siya gaanong kilala, pero napatunayan niya na masarap yung kanyang produkto. So, ngayon, marami na rin akong customer sa Makos product na Prosen. So, ayun guys. Pero syempre guys, dahil hindi nga kilala yung items ng Makos, sinasamahan ko na rin ng self-stock na baka gusto nilang itry itong product na to, itong tusino na to, yung ano, skinless na to. Sinaself-stock ko siya sa customer, tapos sinasabi ko na masarap yung produkto nila at mura pa. Ayun, tamang-tama yung timpla. So ayun, hindi naman ako nabibigo kasi pag nakakabili sila, sinasabi naman nila na masarap talaga yung product ng Makos. So, Makos company baka naman. So, yun na lang guys. Bago ko tapusin yung aking video, ay shoutout ko lang sina yung mga walang sawang sumusuport na lagi sa aking video. So, mega shoutout po kay Sir Pedimil Joss, Madam SD Rose Chapuleven, Ma'am Chic Teresa Bisaya, Sis Lisel Dumdum, Sis Charlene Castillo, Sis Winnie Perez, Sari Sari Store Team Park, Sis Marie Chris G, si Ate JV TV, si Madiscarting Bicolana, at si Oye Vlogs, Minibet YouTube Channel, Pinoyski TV, at sa aking mga meses, si Christine Luwalhadi Santos, Bernie Formento, John Similita Pulga, Lian Duson, Chinky Redondo, at kay Crion Roy Santos. Mega shoutout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat.